pakita nga tayo ng mga trades, no, specific trades na meron si Doc na ipinakita niya recently. This is a VUL trade. Yan yung VUL trade niya. So tingin tayo sa chart. Tingnan natin yung chart. Total, hindi naman to ang i-trade walkthrough ni Doc eh. Gawin na natin ngayon. So tingnan natin kung madadissect natin. Yan. Okay, so VUL trade. So nasa na ba yun? Ayun, ito yun, no? So specifically, ito yung tinrade niya, VUL. Nagkaroon siya ng entry dito sa maliit na candle. Okay. Okay. So kung I were to trade VUL, possible na entry to, because kung titignan mo, yan, tanggalin ko lang to. Wait lang, ha. Pakinggan nyo to, ha. Nag-spot on trade walkthrough tayo, trade dissection tayo ngayon. If you remember, no, one of our live streams, pinakita natin na nag-pierce siya ng all-time high. So ito yung all-time high. Tingnan natin. Take note nyo ulit tong all-time high na to. Previous all-time high. Wherein nakita natin na ayan, dito siya nag-breakout talaga. So for those na nakakuha nitong specific move because of the breakout, congrats sa inyo. Magkano yan? This is more than 30%. 30% to, guys. Ayan, no? Kaya, nung nagkaroon na, ay, hindi pala 30%, 50%. Grabe to. Kaya, nung nagkaroon ng significant downward momentum here, pagkakaroon talaga ng interest sa mga tao. So, here, makikita nyo yung pagbabagsak niya, ay, hindi siya pangkaraniwan. Bakit ko nasabing hindi siya pangkaraniwan? Kasi ang nangyari, nagkakaroon ng mga white candles. Lagyan ko lang, ha. Oh, no? So, ito. Nagkakaroon lang ng white candles. So, lagyan natin yan, white candles. Anong ibig sabihin yan? Pag nakakakita kayo ng ganitong klaseng drop, yan. Kailangan maintindihan nyo na meron diyang mga bulls na bumibili ng stock. Kaya lang, ang difference nun, nung araw na yan, dinakita na natin yung bullish candle, right? Nung second day, nagkaroon na naman ng bearish or yung selling pressure. So, tandaan natin yun, take note natin yun, psychology yun. Pag nakakakita kayo ng ganyang mga cases, merong first tinatawag dito na attempt. Yan. Lagi ko na rin. Bounce attempts. For some, successful yan. For some, successful to. Why? Kasi tingnan nyo naman kung magkano yan. Tingnan nyo, ha. Pakita ko sa inyo. Oh, ha? 15% for some. 5% a day. Malaking bagay na sa kanila yun. So, paano mga tao nakakabili sa ganyan? Take a look. So again, ha, dito, this one is called a bounce attempt. Wherein, significantly, no, tinitrade yan ng mga tao. Sukatin natin ulit para makita nyo kung magkano. So the size of the candle, no, 15%. So paano ang usual na mga ginagawa na entry dyan ng mga momentum traders? Ito lang. People would buy normally here. Ang tawag dyan, tinuro ko na yan, no? Ang tawag dyan, this is called previous day's close. So ang tawag doon, iba ng iba, is unchanged. Diba? Ang tawag ng iba dyan is unchanged. So pag sinabing unchanged, yung open, then maglo-low yan, bababa yan. Nakikita nyo ba? Parang hindi nyo ata nakikita eh. Ayan, nag-open, maglo-low. And then once na magkaroon ng strong move pa angat, ay na, bibili na ang mga tao. Kaya nagkaroon ng ganyang momentum move. This is already called a momentum move. Why? Eh para ikaw magkaroon ka ng 15% move na candle, malaki na yun. Not every day, nagkakaroon ng 15% move. Tandaan nyo yun, ha? Kaya ito, first bounce attempt. So, lagyan natin.
first bounce attempt. First. Okay? Then, so kwento natin ulit yung pangyari. Yung mga nakabili dito ng strength ng candle would opt to, di ba, likely sell their positions. Kasi meron tayong tinatawag na objective or yung tinatawag na trade idea. Litin ko ha, objective or trade idea. Ito, bigyan ko kayo ng example. This my example, pwede dito, no? My trade idea for this is sasakyan ko yung upward momentum, the next day I would sell. Ganun lang kadali. No? Ang target ko na magiging profit is less than 10% or even 8%. After nun, exit na ako. So imagine niyo kung ako yung isa sa mga nakabili dito and na-hit ko na yung profit ko, eh malamang sa malamang, pwede na rin ako magbenta dito. Yan na. So yan. This day, bonus na to para sa akin. Kasi umangat siya, oh. Ang inangat niya is, I think, less than 1%. Ah, 1% na rin. So, pwede na rin ako mag-sell. For me, bonus na yan. Kaya, nung hindi na na-hold nung price na to, yan, bumaba na. Ito na siguro yung last chance mo dyan, eh. Para sabihin na bumili ka, tapos wala kang kinita. Ito na siguro, hindi mo na siya antayin dito. Unless dito ka nakabili. Yeah. So kung dito ka nakabili, magaling. Yeah. So, meron ka ng, kung dito ka nakabili, malamang 15% pinatalo mo pa. Ay, medyo questionable yon sa systems. Diba? Trading systems. Kaya wag natin kalilimutan yun, ha? Diba? Ngayon, this first bounce attempt, nauwi sa second naman na bounce attempt. And true enough, yung sinasabi natin kanina na all-time high, ito, previous all-time high, ay nandito. Kaya magkakaroon talaga na tinatawag natin na reaction from the prices. Tanggalin natin to para lumaki. Yan, reaction from the prices. O tignan nyo na muna. Tignan nyo na muna yung inano ko. Yung mga sinulat ko, ulitin ko, no? From this move, from the previous all-time high breakout, nagkaroon ng 50%. Ulitin ko, ah, 50%. And then, after ng 50%, di bumagsak na siya. Nagkaroon na ng top here, and then hindi na siya bumalik dyan. Bumagsak na. This is the first bounce attempt. No? Kaya hindi siya pangkaraniwan. Kasi, binigla siya, eh. Yeah, binigla siya. Yung iba tawag nila dito sepangs, pero ako ang ano ko dito is just simply called na the bulls o yung mga mahilig sa stock dito sa interest, may interest, hindi hilig. May interest sa stock na to na i-buy ito, maabot dito ang price. Kaya lang the next day hindi nag-sustain, kaya bumagsak. Which brings us again to the previous all-time high. So tandaan niyo na dito, kaya dito nagkaroon ng reaction. This will be the second attempt. Okay? So yung second attempt natin dito, nagkaroon na naman. Magkano yung candle na yan? Sukatin natin yung candle. Tanggalin na natin to. Sukatin natin yung candle na yan. Baka magkagulatan kayo, malaman nyo, laki pala. So yung candle na yan, from the low dito sa low na lang, gawin natin. Nagproduce ng, 20%. Malaki yan. Hindi biro yan. Diba? So may mga kakilala akong friends ko na nakabili dito, no? No, congrats sa kanila. Pero ang point ko, talagang nagkakaroon talaga ng interest once makita niyo yung mga ganitong klaseng line, kasi this is the all-time high line. So ang tawag na ng iba dito is bounce from all-time high. Ganun lang ang trade idea nila. Ang trade idea nila, pag nag-bounce sa all-time high, I'll buy. And then you hold ko for gain or profit. Kaya lang, ang difference, the open here, eh hindi na umabot dun sa close. O, tingnan natin, na-extend natin to. O, napansin nyo yan? Naku, nakita na talaga na may resistance dyan. Okay. Kita na. Kasi hindi na umabot, eh. Di ba? So, nung bumagsak siya dito,
Oh, yun. Nagkaroon pa rin ng interest sa mga tao. Dito yung entry ni Doctris. So, balikan natin yung entry niya. Ayan o. Dito yung entry niya. So, dito siya nag-entry. Somewhere here. Wala na siyang pinakita na buy entries. Hindi naman niya pinakita. Gusto lang natin sabihin na magkakaroon ng interest ng tao. Bakit nagkaroon ng interest dyan ng tao? Because of this price action here. O, Doc, kinukwento ko na yung jutsu natin, ha? Okay, ha? O, total, hindi naman ito yung i-discuss mo, eh. Di ba? So, tignan niya yan. Tignan niya yan, maigi, ha? Tignan niya yung maigi. Ayan na po yan. Wala akong gamit na technical indicators, just price alone. Yan lang ang gamit ko. No? So, pwede naman. Pwede naman talaga. Kaya nagkaroon dito ng buy point. Kung susukatin mo yung candle na yan para masabi mo na mali ka from the close at ma-invalidate ang trade mo, ay napakagaan lang. 5%. So, hindi masyadong risk kasi dito ka naman mag-entry or somewhere here, hindi mo naman kukunin yan lahat. Oh, di ba? Kayang-kaya, di ba? So, this will be the first bounce attempt, second bounce attempt, and then ito na yung tinatawag na pwede na nating sabihin na bear trap. Lagyan natin yung bear trap. Bakit bear trap? Oh, bakit bear trap? Kasi bumagsak siya sa all-time high line, kaya akala ng mga tao naging resistance na siya. Definite naman yun, tama. Kaya lang, kaya siya na-confirm na bear trap because of this breakout. Karoon ng breakout, so, masasabi natin na hindi naman fake out, na gold naman, above pa rin siya, tinest lang talaga. So, ngayon, malakas pa rin ang stock. Pero dito ang selling ni Doctris. Kasi meron siyang tinatawag na momentum objective na 2-day bounce lang. So, ang ginawa ni Doctris dito ay 2-day bounce trade idea. Yan lang ang trade idea ni Doc Tris. Wow. Napa-instant trade dissection ako, Doc, ha? Di ba? O yan. Yan ang tinatawag ng 2-day bounce trade idea ni Doc Tris. Ulitin ko. Ulitin ko para sa mga bagong dating. Ulitin ko yung buong proseso. Napakalakas ng VUL. Ang patunay ay sa pamamagitan ng 12-month chart, makikita natin na nag-breakout siya dito sa all-time high. Kaya ang tawag sa kanya ngayon ay previous all-time high. Ngayon, this move constituted a 50% move wherein 2 days lang ginawa nung candle yung 50% move. Mabilis yun, ha? Kung sanay kayo ngayon na bago lang kayo nagtitrade, nakakakita kayo ng mga 50% move like katulad ng AR, APL, ay hindi pangkaraniwan yun, ha? Baka akala nyo, araw-araw, Pasko. Hindi ganun. So kaya nung umangat siya ng ganyan, nakaabang na yung mga tao, especially momentum traders. O kung titignan mo, sasabihin mo, doybins, bakit momentum trader? Bumagsak nga. Oop, there's momentum pagpabagsak. There is momentum kahit na bumagsak ang price. And clear enough, meron talagang momentum. These two candles constituted half of the 50% move. Uy, doybins surig yun. Grabe. So, tandaan nyo yun. Kaya merong tinatawag na reaction ng price here, nag-attempt. So, ito yung first bounce attempt. Kinumento ko na sa inyo yun, no? No? So, again, nung pag pumasok dyan yung mga bounce trader, which meron silang mga short term, no? Or less than short term, talagang intraday pa kung tutusin. No, out na sila after makaka-receive ng 5% profit or more, bonus na. And the next day, pwede pa nilang bonus sell here kasi nag-open ng pataas. No, tandaan nyo, ha, short-term traders, pwede yan. One day hold, pwede yan. Then finally, hindi na kinaya ng mga bulls to hold, bumagsak na. But, tandaan natin, nandito pa rin yung all-time high line. Kaya nagkaroon na naman ng trade idea here. Second bounce attempt. This is the second bounce attempt. Lagay natin yung second bounce attempt. Ayan. Second bounce attempt. Oh, ito yung second. So nakita natin, dito medyo mahina na yung bounce. Kasi the next day, hindi na siya nag-open. The same thing. Okay? So anong difference doon, guys? Anong difference?
Anong difference? 'Di ba? Oh, nakita niyo yung difference? Ang difference niya, mahina na yung open dito. Tumuloy ang momentum pababa. So kung titignan mo, itong buong move na to is momentum pababa. Galing, 'di ba? Kaya this is probably yung tinatawag natin short term na bear trap. Kasi bakit ko sinabing short term? O sa mga may hawak, bato-bato sa langit, no? Okay, magalit. No, 'di ba meron tayong tinatawag na ganitong pattern? Yeah. Oh. Sa ngayon, wala pa siya, nandito pa siya. Okay. So this is called a bearish pattern. Actually, ito yung hujat ng series of lower low and lower high. So ano yun? Downtrend. Pero sa ngayon, huwag tayong titingin sa microscopic ano ha, microscopic na trend. Ito talaga ang totoong trend niyan. Uptrend talaga. Kaya dapat binubura to. Ayan. So hindi natin alam hanggat sa hindi pa mangyayari. Kaya hold your horses, guys. Mga kababayan. Diba? Pwede nating sabihin na baka mag-swing pa siya today. Diba? Pwedeng ganon. Pero focus tayo dun sa trade dissection kay Doc Tris wherein nagkaroon siya ng 2-day bounce trade idea. So magkano kinita niya? Swatin natin. Sabi niya doon, no? 14%. So, bagamat walang buy entry, sukatin lang natin. Oh, so, the buong move, yung buong move constituted a 21%, no? Upward move. So, pwede nating sabihin, dito siya nakabili, somewhere here, tapos dito rin siya nakabenta. Oh, yun. Kasi, kung tutusin nga, ito na yung nilinyan ko, ito na siguro yung pinakahuli ko, no? Sa technical stuff. Ito na yung pinaka resistance niya as of the moment. Kaya niya tinrade yan. Galing, di ba? Ang galing. Oh, instant trade dissection, guys. Ng trade ni Doc Tris. Oh, ito na. No? Kung ako tatanungin, itong 2-bounce attempt for me, kadalasan, ang tawag ko dyan, minamadali. No? O, type nyo sa comment, minamadali. Ayaw na ayoko yung nagkakaganon ng bounce attempt. Kasi, para sa akin, nagkakaroon yan ng ano, ng paghinto ng momentum. Kung gusto talaga ng momentum bumagsak, dapat gawin niya. Pero dahil nga sa mga interest ng mga taong bilhin yung stock sa current period, current time niyan, nagiging ganito ang reaction. Type nyo sa comments, di ba? O. Nagmamadali. Dapat hindi kayo nagmamadali. Kailangan pinagpaplanuhan nyo ang trade. Diba? Oh. Galing, diba? Oh, yan, for you. For you. Para sa inyo, mga kababayan. Grabe, bounce trade idea. And trade dissection, doybins. Pero trade yan ni Doc Tris, ha? Oh, Doc, nandiyan ka na ba, Doc? Oh, Doc, nandiyan ka na? Oh, yan. Oh, grabe, diba? Imagine mo naman. Akalain mo yun? Di ba? Nagawa ko yun? Ngayon ko lang pinag-isipan yun. Grabe. Okay, so... Totoo yan, guys. Trade niya yan, eh. Grabe ka, Doc. Grabe ka. Jutsu natin yan, Doc. Ikaw naman, eh. Game, ha? Game tayo.